guys, welcome back to my channel. Gusto niyo po ba lumakas ang inyong karisma? Yan po ay napaka-importante, lalo-lalo na po halimbawa ayon sa inyong trabaho or kaya po kahit sa loob ng inyong tahanan, kasi alam niyo po ba ang malakas ang karisma ay malapit din po ang swerte po sa mga ganyan. Para po lumapit sa atin ang swerte at the same time ay lalakas pa po ang ating karisma. Halimbawa tayo ay nag-a-apply ng trabaho, mainam po ito ay gawin niyo po at ituro niyo po sa inyo po mga anak. Halimbawa nag-a-apply siya ng trabaho, mainam na gawin niya ito para po lumakas ang kanyang karisma at agad-agaran din po siyang makahanap ng trabaho. At ganoon din syempre ay para mamili siya ng kanyang mamahalin, dahil marami po siya, kumbaga magiging center of attraction po siya at lalakas ang kanyang karisma. Ito po ay napakainam na na kayo po ay gagawa po ng ganito, dahil nga po lalala na sa inyo po mga anak at syempre sa inyo din po, dahil iba po yung malakas ang karisma, lalo na kung tayo po rin ay merong asawa. Ayan, ngayon, ito po ay isa sa mga pinakamalupit na pamamaraan para lumakas po ang ating karisma. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kailangan po natin ng rosas na pula. Alam nyo na, ginagamit din po yan sa mga love spell. Pero ito ay para sa pampalakas ng ating karisma. At kailangan din po natin ng isang mansanas na pulang pula. Ngayon, kailangan din po natin ng larawan po ninyo at kailangan natin ng asin. O, ano po ang mga kailangan natin? Ganito. Ang gawin po natin ay hatiin natin itong mansanas. Itong isang mansanas ay gagamitin natin sa pampaligo natin at ang kalahati ay sa ritual po natin na ilalagay sa jar at ilalagay doon sa mataas na lugar para ganong kataas ang tingin sa inyo ng ibang tao at lalakas pa ang inyong karisma. Ganito po yan. Yung kalahati, chap-chapin nyo po kahit gaano kadami ang hiwa. Ay kumuha muna kayo ng kaldero na silver. Kagaya ng sabi ko sa inyo, ang mga gumagawa ng ganyang ritual, ang ginagamit lagi ay kalderong silver. Kung kayo po ay mapupunta sa mga old home or kaya yung depo, ay marami po mga ganyan na mga iba-ibang kulay na kaldero. Meron pula, may dilaw, kung ano nauuso ngayon. Pero talaga naman ang kulay talaga ng kaldero ay silver. Nung maliit pa ako ay mga silver ang aming anot, nililiha pa namin yan. Ngayon po ay silver ang kailangan natin. Kagaya na sabi ko nga sa inyo, ay nagtatabuyan ng mga negatibo at nangaakit ng positibo. Kaya dyan po tayo. Kumuha tayo ng tubig ripo, lagyan po natin ito. At pagkatapos dito natin ilagay yung mga chinap-chap natin na apple. At pagkatapos po niyan, ay pakuluan po natin to ng mahinang-mahina lamang po ang apoy. Hayaan niyo munang mababad dun yung apple, kaya pinalagay ko na po sa inyo, ay hayaan niyo siyang mababad po dun, manuot sa pinakatubig at saka yung amoy po nun. At pagkatapos po niyan, kapag po yan ay kumukulo na, ilagay po natin ang asin. Ayan. At ang ipangahalo po ninyo, kagaya ng sabi ko po sa inyo, ang kailangang ipangahalo ay nagmula sa inyong tahanan. Nainak po, nalaglag. Ayan, nagmula po sa loob ng inyong bakuran, kailangan po ay kahoy. Ngayon po, ay kung meron po kayong ganito, ito po ay ginawa ko itong aking wand, magic wand. At ito po ay lutong-luto na sa akin sa ritual. May mga ganito po kayong makikita sa malapit sa simbahan yung mga nagtitinda ng mga pampaswerte, ito po yon. Kaya lamang, riritualan nyo muna para maging swerte talaga. Kagaya na sabi ko nga po sa inyo, ay ang dami pong humahawak dyan, hindi natin alam, baka yung humawak dito, eh merong kaakibat na kaamalasan, kumapit siya dito at ito'y ating ginamit. Maaring mapa sa atin din. Kaya kailangan riritualan muna natin. At ito po ay ginawa ko, pinaliguan ko po siya ng tubig na may asin. At pagkatapos ay hinayaan ko po siyang matuyo sa silid ng araw. At pagkatapos, ito po ang lagi-lagi kong ginagamit kapag po ako ay magluluto. Ito po, pero yung luto na mga ritual. Pero syempre, pag nagluto ay yung panandok talaga natin. Ngayon, kapag ng mga ritual, ay ito po ang lagi-lagi kong ginagamit.
At pagkatapos po niyan, ay hahaluin niyo po ito. Halimbawa, niluluto niyo na yung inyo pong panlakas ng inyong karisma, babanggitin niyo po ng 25 beses ang tunay na pangalan po ninyo at ipilido. 25 is happiness. Ayan. Kaya paikot-ikotin niyo po yan. Habang piniikot niyo, binabanggitin niyo ang tunay ninyong pangalan at ipilido. Kunyari, Apple Pagyo 7. Apple Pagyo 7. Apple Pagyo 7. Ganyan. 25 pong paganon. Tapos, 25 din pong pabalik ng ikot. Ayan. Apple Pagyo 7. Para ma-sealed po yung inyo pong pagiging lakas ng karisma. At pagkatapos po niyan, maligo po kayong mabuti kapag po kayo malinis na at nakapinali na kayo ng anlaw ninyo. Ito po ang pinaka-final talaga. Ito ang pinaka-pinaling anlawan. Kumuha po kayo ng timba at kalahating tubig. Lagyan niyo po ito ng tubig gripo. At ilagay niyo po yung ating pinakuluan na meron pong apple na chinap-chap at ganoon din po ang konting asin. At ganoon din po yung kalahati ng hahatiin din po natin yung petals ha. Yung kalahati ng petals ay dito sa ating ritual at yung kalahati ay paliligo po natin. At pagkatapos po niyan, kapag kakumulo na siya, isasali natin dito sa kalahating timbang tubig at ating dadaw-dawin kung ito po ay okay ng inyong katawan. Kunyari, halimbawa kaya na ng inyong katawan, yun po, ipampaligo nyo na. At bago ko po pala ito, hindi ko pa nasasabi, kailangan ito iginawa nyo muna bago kayo maliligo para po ma-energize nyo muna sa silangan 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Alam nyo naman po na kapag yan ay energize ng araw, yan po ay napaka makapangyarihan ha, dahil yung pong araw na yan sa umaga ay nagdadala po yan ng swerte at nagtataboy ng negatibo. At pagkatapos po nito, habang tayo naliligo at nakabilad siya sa arawan, kapag okay na tayo at pampinali ng tubig, yun po ay ating kukunin at yun po ay ating ibubuhos na ibubuhos sa ating katawan. At pagkatapos, wag na wag po tayo magtutuyo ng tuwalya. Ang mga ganyan ritual na pampaligo, hindi po yan nagtutuyo ng tuwalya. Hayaan niyo po yan kusang matuyo sa inyong katawan. Basta magdamit lamang po kayo at ayan po ay kusang matutuyo. Hindi po yan tinutuyo ng tuwalya. At dito na po tayo sa ating pong ritual. Kailangan po natin ang larawan po ninyo. Yung larawan po ninyo na napakaganda yung babae. At pagkatapos po, ay kailangan dalawa po ang kopya niyan dahil baka ko po ay masisi nyo dahil baka ma-miss nyo po yan. Kasi po dati, meron akong nagawa ng ganyan at ako din po ay gumawa din ng ganyan na napakaganda ko pa naman babae doon at napaka-sexy ko ng mga panahon na yon. Sayang na sayang lamang at pero hindi ako nanginayang na talagang totally. Kumbaga na-miss ko lang yung larawan ko na saksakan ako ng ganda noon na hindi ako makapaniwala. Charot. Ayan, at ganoon din yung aking naturuan na ng ritual. Na-miss niya ang kanyang larawan. Lalo-lalo na kung napakaganda niya sa larawan na yon. Tapos ginamitan natin ng ritual, mamimiss niyo at asahan niyo po na magpipaded na ang larawan ninyo kapag ginamit po natin sa ritual. Kasi syempre, kagaya ng apple, diba? May tubig-tubig po yan. O di syempre, napadampi dyan or nag-melt or natunaw na ating apple ay kumbaga kumatat na doon sa ating larawan, yan po ay matutunaw na. Kumbaga, maaalis na yung larawan po ninyo. Kaya asahan nyo na po yan. Ngayon, ay sulat nyo po ng 3 beses ang tunay ninyong pangalan sa likod ng larawan at ilagay po natin yan sa ating botelya. At pagkatapos po niyan ay chap-chapin natin mabuti kahit po pinuhin ninyo ang inyo pong apple at ilagay niyo po dito. At ganoon din po yung red petals. Ayan. At pagkatapos po niyan ay magwi-wish po tayo dito sa may silangan at sabihin po natin lahat ng ating kahilingan. At bubulungan po natin to yung ating mga kahilingan. At ito po ating hihipan ng 3 beses. At pagkatapos po niyan ay saka po natin ito tatakpan. Ayan. Ito po ay inilalagay dahil kayo po ito, sa usaping kayo, hindi po ito yung mga asin-asin lamang at daw ng laurel na inilalagay natin sa ilalim ng ating kama. Ito po ay kayo, kaya kailangan mataas po ang ating paglalagay dito para ganon maging mataas ang tingin sa inyo ng ibang tao at lumakas ang inyong karisma. At ngayon, doon nyo po ito ilalagay sa cabinet. Meron po akong ganito doon sa may cabinet ko inilagay na wala nakakita. Dapat po kasi gumagawa kayo ng ganitong ritual at wala po ibang makakaalam. Once may nakaalam po nito, ay possible po ay hindi po talaga matutupad po yan. Ang sabi nila 50-50 pero para sa akin ay hindi talaga matutupad.
At kagaya na hapon ang sinabi ko po sa inyo, yung mga gumagawa ng ganito ay tahimik lamang at hindi po ipinagsasabi. Dahil ako po dati ay dahil kadaldalan ko, ipinagsabi ko po ito kahit hindi pa tumatalab, ay naging wa-effect po siya. Nung feeling ko ay nag-wa-effect, gumawa po muli ako at talagang wala po akong pinagsabihan at ako po ay nag-focus ng pagganap at ito po ay naganap. Alam niyo po ba, lalo na basta, huwag po kayong kasi lalakas po inyong karisma dito, lalo na kung kayo ay babae at kayo po ay may asawa na, kumbaga nasa inyo na po yan at maaaring kayo po ay, kumbaga kahit kayo ay may asawa na, maaaring may magkagusto pa rin sa inyo, kaya kumbaga kayo naman na magkocontrol sa inyong sarili. Basta kailangan, alam nyo kayo po yung may pananagutan na ay ipipikit nyo na ang inyong mga mata. Kung ikaw ay binata, ganun din ikaw, lalakas din ang karisma mo at maaaring huwag ka matutok sa iba at baka ako pa ang masisi ninyo, ha. Basta ito po ay nasa tao naman po yan. Kung ayaw ay ayaw talaga. Kung gusto ay gusto talaga. Kung gusto nyo umasahin sa inyong buhay, layuan nyo ang mga ganyan. Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, layuan nyo ang mga ganyan. Basta ito ay tinuturo ko lang sa inyo kasi iba po yung dating para sa ating mga minamahal, hindi po para sa ibang tao, ha. Ibang dating kapag malakas ang inyong karisma, lalo-lalo na kung ikaw ay dalagat, nag-a-apply ka ng trabaho, or ikaw ay binata at ikaw ay may karapatan na mamili ng talagang yung the best para sa'yo. At pag ikaw ay nakapamili na, okay na yon. Basta alam mo na iyong pananagutan, kapag lumakas ang inyong karisma sa ating ritual na ito, dahil ito po ay tunay na tunay, meron akong kakilalang na turuan ng ganito, siya po ay napakarami niya pinagdaanan ng pimples, pero kahit siya po ay ganon, ay siya po ay iba ang dating niya sa ibang tao, kaya kung mapapansin mo, ay napakarami manliligaw niya, kahit hindi siya ganon kagandahan, daig pa yung saksakan ng ganda, may mga ganon po, na kahit ikaw ay magandang babae, ikaw ay napakapogi, wala kang dating sa ibang tao. Pero ito naman, kahit na pinagdaanan ka ng maraming tagihawat or kaya ikaw ay hindi ganun kagandahan, malakas ang dating mo sa ibang tao. May mga ganun po talaga. Lalo-lalo na kung ikaw ay gagawa ng ritual na aking tinuturo. Dahil yan po ay nasubukan na natin at talaga namang charot lang, ambisyos. Ayan, hindi po, tunay po ito dahil ako po ay marami nang nabigyan ng ganitong payo at tinetesting-testing ko sa akin sarili ay parang hindi naman di effective, charo. Hindi effective po ito at kumbaga nasa inyo po yan, basta kayo pinayuhan ko at ito ay lalakas talaga inyong karisma at kumbaga nasa inyo na lamang kung kayo po basta alam nyo na kayo may pananagutan, i-close nyo na inyong mata. Parang ito ay magkaroon ka ng maging proud ka sa sarili mo kahit ikaw ay may edad na. Ayan, kaya ikaw ay gagawa ng gantong ritual, hindi kung ano man. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Paalala lamang po ha, kapag kayo gumawa ng ganito at kayo po ay nagkasala, ay huwag niyo po akong sisisihin. Salamat po.